actually biracial. My mom is an Ilongga and my dad is an Indian, if you can see through my curse. However, I was raised in a broken family and I experienced a beautiful word. One beautiful word would probably guapa. In this universe, you become influential. So I want to go back to my advocacy, which is Feed Me an ABD program, which we help those children living near the dark side. If you have seen my Beyond the Coastline video, I want to go back there. We need a lot of materials, learning materials, and I feel like being a Miss Universe, I will be able to pull donors into our network to make it possible. The moments of truth. Miss Universe Philippines 2020 is Miss Iloilo! Kabalita, balitang artista update is here. Para sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung gaano kapayak ang pamumuhay ni Rabia na pinatotohanan ng kanyang mga kaibigan. Si Miss Universe Philippines 2020 na si Rabia Mateo ay inakusahang maarte at binigyan umano ito ng special treatment noong nakaraang Miss Universe Philippines pageant, kaya ilamang ito sa ibang beauty queens. Ay ganun? Ang mga kaibigan ng beauty queen ay lumantad sa social media upang ipagtanggol si Rabia. Ang kanilang pahayag ay taliwas sa mga kumakalat ng balita na kesyo maarte ito at hindi totoong tao. Some of her friends in college asserted that Rabia is simple and genuine. Si Cavalias nag-share sa kanyang Facebook ng isang screenshot kuha sa past conversation nila ni Rabia. Ito ay ang paghingi ng tulong ni Rabia na mabigyan siya ng part-time job para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa akin channel, I hope you like, subscribe, and don't forget to hit the bell button for future update. Kumakalat ngayon ang aligasyon laban kay Rabia na umasta raw itong parang prinsesa at binigyan umano ng special treatment noong nakaraang pageant. Ayon sa ating source, lumabas ang mga dating kakilala at kaibigan ni Rabia para ipagtanggol siya at pasinungalingan ang lahat ng bintang laban sa beauty queen. Si Cavalias nag-share ng isang screenshot sa social media kung kaano katotoo si Rabia. Ito ay ang pag-uusap nila ni Rabia na nakikiusap sa kanya na bigyan siya ng racket o part-time job para maipambayad sa kanyang board exam. Ate Nelly, baka may mga racket ka dyan for La Boracay. Mga March to first week of May, pwedeng-pwede ako ha. Need ko mag-save para sa board exam. Ito umano ang pakiusap ni Rabia sa kanya noong 2018. Maske ang anak na may-ari ng boarding house na dating tinirhan ni Rabia ay nagpahayag din ng suporta para sa kanya. Isiniwalat niya kung gaano kapayak ang dating pamumuhay ng beauty queen. Ayon kay Ramon Muñez, si Rabia ay simple lamang, walang sapat na pera pang upa noong nag-aaral pa lamang ito. Paliwanag ni Ramon, "Years ago, she stayed at our boarding house for less than a semester while she was studying at Iloilo Doctors College. She did not have money to pay for the rent." Bukod sa damit, wala umano itong kagamit-gamit at natulog umano ito sa sahig, gamit lamang ang banig.
She slept on the floor. Her roommates gave her a banig so she would have something to sleep on. My mom asked her if she'll be okay, and she said she'll be fine. Dagdag pa ni Ramon. Ganoon kasimple kung ilalarawan ni Ramon ang buhay ni Rabia noon. Gayunpaman, nagtapos si Rabia sa kolehiyo bilang cum laude. Kaya masaya si Ramon at ang pamilya nito nang makuha ni Rabia ang titulo bilang Miss Universe Philippines 2020. Sabi pa ni Ramon, through hard work, perseverance, and sheer grit, she graduated cum laude and now the 2020 Miss Universe Philippines. Congratulations, Rabia Mateo. We're proud of you. Pinatotohanan naman ito ni Grisha Tanalgo, ang former roommate at classmate ni Rabia. Nag-post din siya sa kanyang social media account to support Ramon's statement. This was the time she was having a problem with her previous boarding house with rent issue. She was near being kicked out, so I asked her if she wants to transfer in our boarding house with less cheaper rent fee, and she did. She transferred hastily one afternoon, near dark with all her clothes, just clothes, so we lent her the banig and pillow for temporary use so she could sleep with something that night. Tita Cecil and Tita Neng are checking on her if she's okay with the banig for the meantime, and she said yes. She struggled so much to reach where she was right now, juggling between her studies and modeling career at the same time she did it. She made it. I know, we know as her boardmates, she deserved more good things in life. As her roommate and classmate, her efforts and perseverance when studying before pays off with her current success. We are very happy for her victory. Si Rabia Mateo ay bagong hirang na Miss Universe Philippines 2020. Marami mang naglalabas ang akusasyon at issue tungkol sa pagkapanalo niya na nanatili naman siyang matatag sa kabila ng lahat. May mga tao mang duda sa kakayahan ni Rabia at sa kanyang pagkapanalo, mas matimbang pa rin ang pahayag ng mga taong mas nakakilala sa kanya. Ang nakaraang Miss Universe Philippines 2020 pageant ay naging kontrobersyal dahil sa akusasyon ng dayaan. Sa question and answer portion, inakusahang nandaya si Rabia dahil feed raw ang tanong nito sa kanya, kaya ganun na lamang raw ka-articulate ang beauty queen sa pagsagot. Ngunit pinasinungalingan ito ni Rabia Mateo at Miss Davao Eliza Malinao na sumusuporta kay Rabia. Ayon kay Eliza, masipag mag-ensayo si Rabia at deserve nito ang manalo. Hindi raw ito nag-cheat kagaya ng lumabas na mga balita matapos ang patutsada ni Limonon sa social media. Sa kabilang dako, noong Lunes, may pahayag si Sandra sa kanyang social media account. Aniya, nag-iipon pa raw siya ng lakas at may ilalabas raw siyang pasabog pagdating ng araw. Samantala, si Miss Universe 2018 Catriona Gray ay nagpakita ng suporta kay Rabia at mainit nitong tinanggap ang beauty queen. Mga kabalita, anong masasabi mo?